friends, hello Millings TV fan! Kamusta po kayo? Ito po si Milling. Sa mga hindi pa po nakakilala sa atin, sa bago pong nanonood. So, tayo po ay merong unit. So, ang unit po natin is Hanabishi Juice Extractor. So, reviews po tayo kung ano po ang meron sa ating juicer. So, ito po ang tawag dito is juicer jug. May cup po siya at meron po siyang parang ano lang po siya, parang pichel. Bali, nandito po pagka binuhos nyo, ganyan. Parang pichel po siya. So, ito po yung nozzle ng ano, ng juicer nyo. So, ilalagay nyo po siya dito para po masala siya. Kung may tatapon man po, yan. So, ang tawag po dito is yung pushing bar. So, lalagay nyo po yung buong pears or apple. Tapos, saka nyo po i-press. So, ibig sabihin po, itong presser, hindi ganun ka kabigat na 1 kilo ang ipipress ninyo. Yung tamang press lang po. So, ito po yung lock. Sa maganda po, kagandahan yan is may lock siya. So, yan po. Ibababa yung ganun. So, meron din po siya sa likod. Yung lock niya. So, nakikita niyo po ba? Baka hindi niyo nakikita. So, yan. Lock po. Ipipress lang po ng pag ganun. Yan. Sa pababa. So, ang tawag po dito is, ito po yung transparent cover, ang tawag po niya. At, tataas po natin. At ang susunod po is, ito pong kukunin nyo sa loob. Para makita ninyo. Ito po yung kukunin nyo, yan po ang blade. So, aangat nyo lang po siya pa itaas. So, metal po siya. Meron po siyang tawag nun. Transparent po siya. Yung blade po ito. So, parang siya po yung magiging sort of lock para hindi po siya matatanggal. So, ang susunod po natin gagawin is, ito po yung middle ring na tinatawag na may nozzle. Siya po yung middle ring. So, ito po ay natatanggal. Nahuhugot po siya. So, ikakabit nyo lang po siya ng naaayon sa kanyang kalalagyan. Tagalog na Tagalog. So, ano po ang next is, ang tawag po dito is, may number 5. Ito po yung handle na tinatawag dito po. Yung handle. So, ito po yung residue barrel. Yung basura na ng inyong prutas, dito po siya napupunta. Parang hinahagis niyang ganun pagka ginamit niyo po. Ang tawag po dito is main machine. Ito po yung main body na machine. At saka yan po ang juice jug. So, paano po ba ibalik? O, di ba? Paano ibalik? So, iba, pu-question nyo lang po itong residue bag dito. At, balik po ninyo itong nozzle. Yan, balik po ninyo. Ito po yung maglalak. Ipipress nyo lang po pa ibaba. Yan. At, balik nyo po ito. Yan. Saka nyo po ilock. Yan.
Yan, ganyan lang po. Ito po ang sakit niya. So, ibalik niyo po itong cover. Yan, ganyan lang po. Ipwesto niyo lang po yung hook niya para po paibaba. At ito na po yung juicer. So, kailangan pag nag-start po kayo ng juicer, natural naman po, ilagay nyo na. Ilagay nyo na yung pichel nyo. Para pagka, ano po, tutulo po siya dyan. So, ganun lang po kadali ang ating juice extractor. So, ano po ang mga attentions? So, huwag nyo pong ipagagamit sa mga hindi po marunong. Kailangan bigyan nyo po ng instruction para hindi po nila laruin. So, kailangan po, ang paglinis lang po niyan is yung body lang po ang hindi nililinis. The rest po is pwedeng linisin. So, pag ang machine po ninyo ay nag-stop, nag-stop, ibig sabihin may nakabara na po doon, so kailangan tanggalin po ninyo. The same time, may resting time po siya. Ibig sabihin, for every time po ang machine po umiinis, so ibig sabihin, hintayin nyo po uling mag-cool down siya bago nyo pong gamitin, 30 minutes. After 30 minutes na gamitin. So, unang-una, hindi pwedeng paggamit sa mga may karamdaman. Kung alam nyo po may karamdaman sa psychological at psychopathic persons, hindi siya pwede. Including the children, hindi daw po pwede. So, stable and even, kailangan pag gumamit po kayo, stable po yung table ng paggagamitan. So, hindi po nagwawobble or ano, para hindi po magandang operation sa kasi machine po ito. Pag ginanin ninyo, pipress ninyo siya, kailangan is stable yung table. So, it means to say, pag gumamit po kayo, kailangan na ibalik nyo siya sa tamang posisyon para po maging okay yung inyong pag-work ng inyong extractor. So, kailangan yung transparent cover po niya ito, naka-position na siya, and lahat po is okay na. So, kailangan sa kanyo i-plug in po nila. So, pag basa po ang plug in nyo, kailangan tuyuin po nila at baka po kayo makuryente sa pag-plug in. So, sa pag-unang gamit daw po ng motor, there might be slight peculiar smell and spark. So, normal daw po yun. After the motor works for some period, phenomenon will just disappear. So, mawawala din daw po yun. Sa unang gamit lang din naman. So, ibig sabihin, pag nag-juicing po kayo, make sure there is not too full juice and residue in the middle seat, dun po sa loob, and residue cup. If too full daw po, please cut off power supply, clean up, then use again. So, may hirapan po yung machine. So, kailangan po, syempre, punong-puno na po yung residue doon. So, hindi na siya magpa-function. So, kailangan, lalo na po yung residue dito sa natapunan ng ang juicer. Kailangan, baka punong-puno na po. So, kailangan tanggalin po ninyo para at least mag-rest naman yung machine. So, ibig sabihin, lagi po itong naka-close kung hindi po nyo gagamitin. Kung wag po hayaang naka-open or wag po ilagay ang kamay
sa mixing cup or feed pot. Otherwise, ma-accidente daw po kayo. Para daw ma-prolong yung service life ng machine, over temperature, protective devices mounted in the motor. If the motor works for a long time or overloaded, then over-warning temperature. Power supply will automatically pagka yung ano po niya, when over-warning temperature, power supply will automatically cut off. So, nag-shut off po siya. After the motor stop, pull out plug. Ayan, itanggalin daw po ninyo sa power supply. Then, hintayin daw po ninyong lumamig. Kasi, baka po over na yung time na paggamit ninyo. So, gamitin po uli after 30 minutes. So, pagkatapos po noon, during operating, so, pag nag-gagawa po kayo, huwag daw iwanan, baka ko paglaruan ng mga anak ninyo. So, so, make sure lang daw po na lahat po ng parts is naka intact, in good position para po mag-operate siya ng maayos. So, yun lang naman po ang kanyang ano, kanyang instructions. Ito pa po pala sa So, kailangan daw po, wag po ninyong i-overload. No, overloaded work is strictly prohibited. So, ibig sabihin, syempre nga naman, pag overloaded na siya, pag nakita niyo na po yung isang fruits ninyo na one at a time po ang paggamit. So, wag mong i-overload. So, yung cutter po niya is sharp, no, or avoid danger. When cleaning a cutter, please put the cutter under water tap for washing. So, pagka pinaluyan niyo po yun ng tubig, i-wash lang po ninyo. So, ganun lang po sa tubig. Pero kung meron pong nakabara, kaya naman po ng tubig yung ano. Kasi madali lang po siyang malinisin. So, hindi daw po pwedeng paggamit sa mga hindi nakakaalam. So, kailangan po ituturuan nyo po muna sila bago nyo ipaggamit. At kailangan dapat alam nila kung paano gamitin. So, in case daw po ng damaged power supply cord, yung cord po niyan, or in order to avoid danger, kailangan po idalin sa manufacturer or its service department para po matugunan ang ano. So, gagamitin na po ninyo ang inyong warranty. So, kailangan po ang resibo ninyo is intact and then the box para po mapalitan nila para sa service, para pagka may box po siya, at least hindi po masisira pagbalik. Kaya kailangan po intact yung boxes ninyo at saka resibo. So, yan lang po naman ang kanyang ano. Madali lang naman po siyang gamitin. So, ang time interval lang niya is may time interval kasi po siya. So, pag mainit na po yung motor, after 30 minutes. So, 15 minutes po ang after the above operations is performed for 3 times. Kapag ginamit nyo na po siya ng 3 times, stop po for 15 minutes. Do not operate until the motor is cool. So, yun lang po ang kanyang instruction. So, pag mainit na po sa within 15 minutes, stop na siya. And after 30 minutes, sa kanyo siya uli magagamit. Kasi masyado na pong mainit na yung machine, kaka-ano nyo ng juicer. So, yun lang naman po.
lahat naman po ng machine may napapagod din. What more po yung tao, di ba? Ganun lang po. Paki-like po tayo. Comment down below sa ating reviews. Kung may tanong pa po sila, i-comment lang po. At the same time, paki-add po tayo sa ating Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. And paki-subscribe po sa ating YouTube. Until next time po, sana po may natutunan sila. God bless everyone.